Blessed. Ito raw ang nararamdaman ng mga volunteers ng Team Blessed sa tuwing nagsasagawa ng outreach ang kanilang grupo. Ako nga pala si May, ang buong kong pangalan, Claymar May P. 14. I'm 30 years old and I'm a nurse by profession. Our mission is to share the word of the Lord and make Jesus known to every tribes of the Philippines as the Lord leads us. A pastor encouraged us, or me, na pumunta dito nga sa Sitio Puray and dun din sa Sitio Quinao to share the word of the Lord. So kaya na-involve sa missions and also dun sa Team Blessed. Hindi inalintana ng Team Blessed ang layo, hirap, pagod, at igit sa lahat, ang panganib makarating lamang sa kanilang komunidad upang ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Nagsimula lang daw sila sa 12 miyembro hanggang madagdagan, at ngayon nga ay mahigit 200 na ang kanilang bilang. At lahat ay faithful volunteers. Hi, ako si Rachel Ann Mamukod. Isa akong nurse, registered nurse. Bilang isang bagong volunteer sa Team Blessed, isang tanong ang nabuo sa isipan ni Rachel. Paano yung pamumuhay nila? Paano pag nagkakasakit sila? Kasi diba as a nurse, makikita mo kung ano yung mga pangangailangan nila sa health nila, ganyan, physically. Alam mo yung mga aspect na parang, paano pag nagkasakit sila? Yung hike dito, 3 to 4 hours, paano sila pag may buntes, manganganak, sino nagpapaanak sa kanila, pag may malala silang mga sakit, ganyan, paano sila nang gagamot? Sa lahat ng kanilang pagsasakripisyo, iisa ang misyon nila. Ito ay ang maipahayag ang salita ng Diyos sa mga kapatid nating sa malalayong lugar na ninirahan. Isa pa sa mga bayani ng Sitio Quinao ay si Kuya Nestor. Ako si Nestor Peralta, 43 years old, from Fairview, Quezon City. Mayroong konting hanap buhay na ipinagkatiwala ng Panginoon na siyang pinagkukunan namin ng kunting pantustos sa aming pagmimisyon. Nag-start yung unang project namin ng water hose noong 2017. Nabigyan namin ng malinis na tubig yung Sitio Quinao, tapos nakapag-provide kami ng isang CR kung saan nagagamit na rin ng mga kung sino man yung bumibisita doon. Tapos yung pangalawa ngayon, nung last week lang, na bigyan na namin ng water hose naman yung isang sitio, yung Sitio Canlosong. Ang talagang main purpose ng Team Blessed ay yung maipakilala ang Panginoon sa mga hindi pa nakakilala sa kanya. Kaya umaakyat yung Team Blessed. So, ang sarap sa pakiramdam pag kasama ka sa isang grupo na ganun yung mitiin sa pag-akyat. Kung iisa lang ang buhay na kaloob ng Panginoon sa atin, bakit ba hindi natin ito gamitin sa isang magandang layunin? Inialay ng Team Blessed ang kanilang oras, propesyon, lakas at salapi para maibahagi ang pagpapalang masagana nilang tinatanggap. Maraming salamat po sa kanilang pag-abala sa amin. Maraming pong salamat po sa inyo. Nakadalo po kayo rito sa amin kahit malayo po ang lugar namin. Maraming salamat po! Iyan ang pinatunayan ng mga bayani ng Sitio Quinao. How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation. Napakaganda sa mga bundok ang mga paa ninyong nagdadala ng mabuting balita, na naghahayag ng kapayapaan, na nagdadala ng mabuting balita ng kabutihan, na naghahayag ng kaligtasan. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit sinabi sa book ng Isaiah na maganda ang paa ng mga umaakyat sa bundok at naghahatid ng magandang balita sa mga taga-bundok.
Tulad ng grupong Team Blessed, hindi biro ang ilang oras na paglalakad at pag-akyat sa bundok para marating ang mga kababayan nating dumagat sa Rizal. I agree, Swanee. Especially now that hiking is becoming more of a commercialized recreational activity, we need to encourage our youth or even the young ones to volunteer and hike with a purpose. Magandang araw! Ako po si Stanley Flores. And I am Swanee Budyal. At ito ang Bless Pilipinas. Lalo pang lumawak ang sahop ng measles outbreak sa bansa. Napasakamay ng pulisya ang isang Abu Sayyaf na sangkot pala sa pambobomba. Naaresto na ang 4-6 na sospek na pumaslang kay Barangay Bagong Silangan. Lumalabas na ginagawang courier ang 12 bata na nasa... Hindi umamin sa nangyaring pagpapasabog sa katedral ang mga sospek. My prayer is paglabas nila sa lugar na to, magkaroon sila ng panibagong direksyon, na makita nila na mayroong magandang plano ang Diyos sa buhay nila. Nagsimula ako na as a volunteer nung high school, tumutulong dun sa mga pare na gustong tumulong sa community. So naghahanap sila ng mga teachers. Ito sa nangyari sa amin, na-enlighten kami at pag-uwi namin, feeling blessed kami. Maraming salamat po sa kanilang pag-abala sa amin. Masaya kami sa binigay nilang binigan. Walang kahirap-hirap talaga pag si Lord yung pag... nag-touch ng puso ng isang tao. If you have a story, you'd share it so that people would be blessed, people would be pointed to Christ, and people would know Christ. Good day, Swanee. Isa namang episode ng Bless Pilipinas. Yes, good day, Pastor Stanley. Totoo po yan. Marami na naman tayong good news na ma-share sa ating mga kababayan. And that is really the purpose of this show, Bless Pilipinas. Totoo na tayong lahat ay hindi tinawag sa pagmimisyon sa bundok. But to those who have the energy, the good physical condition, and adventurous personality, maybe you can try to partner with organizations like Team Blessed. Every week, we will feature stories of hope, volunteerism, and generosity that will not just show the good heart of every Filipino, but to remind us that together we can bless Pilipinas and be God's channel of blessings. This week sa Pakialam, dahil nakatira sa kabundukan ang mga binisita ng ating magigiting na volunteers, subukan nga natin kung alam ng ating mga kababayan kung saang-saang lugar sa Pilipinas makikita ang mga kilalang kabundukan sa ating bansa. Dahil dapat lahat tayo may pakialam. Ngayong linggo sa Pakialam, dadalhin namin kayo sa iba't ibang bundok at bulkan dito sa Pilipinas. Pero bago yan, tanungin muna natin ang ating mga kababayan kung alam nila kung saan matatagpuan ang mga bundok at bulkan na ito. Sa tingin ko sa Zambales. Sa North Cotabato, Davao. Mount Pinatubo. North Cotabato. North Zambales. Zambales po. Alam niyo ba na ang Mount Pinatubo ay isang stratovolcano? Ibig sabihin ay binubuo ito ng pinagpatong-patong na lava at abo. Matatagpuan ito sa Zambales at ang makakapal na kagubatan ay nagsisilbing tahanan ng ating mga kababayang Aita. Canlaon. Mount Canlaon sa... Negros Occidental. Negros Oriental. Sa Laguna. Quezon Laguna. Mount Canlaon, isa ring strato volcano tulad ng Mount Pinatubo at ang pinakamataas na lugar sa Negros na 2,465 meters above sea level. Banahaw sa Quezon and Laguna. Sa Zambales. Zambales. Negros Occidental. Holy Mountain ang tawag sa bundok na ito at patok na patok sa mga mountain climbers. Matatagpuan ito sa pagitan ng probinsya ng Laguna at Quezon. North Cotabato and Davao. Sa Quezon, Laguna. Negros Occidental. North Cotabato, Davao. Ito ang highest mountain sa Philippine Archipelago at matatagpuan sa Davao City at ang taas na
2,954 meters o 9,691 feet. Sana matandaan natin ang lokasyon ng bawat mahahalagang bundok at bulkan sa Pilipinas dahil dapat lahat tayo may pakialam. Alam mo, Swanee, napakahalaga na alam natin yung mga kabundukan sa Pilipinas. Yes. Of course, ang una sa lahat because dito natin malalaman sino yung mga kaibigan natin at of course kababayan natin na nangangailangan ng tulong. And hindi naman sa pagmamayabang. Alam niyo po, ako ay former mountaineering and wow. I almost lahat ng mga major mountains sa Philippines ay naakyat na namin with my group in Bacolod City. I was residing in Bacolod City back then, and when I was in high school and college ay inakyat namin lahat ng bundok na gusto naming akyatin. Wow. Especially ang pinakamataas, of course, Mount Apo. Sa amin naman, sa Negros, sa Visayas, ang isa sa mga pinakamataas sa Mount Canlaon. And hindi lang actually ang adventure and at the same time yung mamamangha ka sa beauty of creation ng Panginoon. Secondly, makikita mo rin yung kailangan tulungan ng mga kababayan natin sa mga lugar na yon. How about you, Swanee? That's right. Yeah. Ako po, Pastor, syempre, Tubong yes. Laguna. Oh. So, Mount Makiling talaga yes. yung ano namin dyan. And una pa lang, i-appreciate mo pa lang yung yes. beauty noon. You'll really see the hand of God in there. Yes. And ano, ako po dahil sa Los Baños ako nag-aral, nandun lang talaga sa likod namin yeah. yung Mount Makiling. So there was yes. a time that we tried to hike. Yes. Hindi pa uso noon. Yes. Di ba uuso yes, katulad definitely. This time? Pero ano, na-enjoy ko siya. Even yes. though hindi ako talaga hiker, I'm not that type, pero na-appreciate ko wow. yung ginawa ni Lord doon. Yes, so. And we would like to encourage everyone na kung merong mga malapit na bundok sa inyo, you can really take time to make an adventure climb. Mm-hmm. But not only that, but to also know sino ang mga taong nangangailangan ng tulong doon. Huwag kayong aalis. Marami pang good news dito sa Bless Pilipinas. Nagtanong kami sa ilang kababayan natin kung alam ba nila ang mga salitang Pilipino na di na madalas nagagamit. Makasasagot kaya sila? Hindi ko narinig yan. First time. Parang negatibo po. Hindi rin po. Hindi po. Makukuha. Matatap. Parang maunawaan. Maunawaan. For me po, yun yung pagkain. Uy, natatap na ba yung chismis? Ano yun? Matatap na ibig sabihin sa Pilipino ay mabatid o malaman. Hindi po. Matatap. Hindi rin po. Hilahil. Hindi din po. Kalahating taon. Hindi ko po alam. Kalahating ng taon. Kalahating taon? Hindi po. Wala po. Hindi. Uy, friend, kamusta yung grade mo noong unang ating taon? Pasado naman, ginalingan ko nga eh. Semestre naman ang tawag sa hating taon. Hindi ko po. Pagod? Hindi rin po. Wala pong idea. Hindi eh. Friend, ba't ang lukot mo? Ang dami ko kasi hilahin sa puko. Okay lang yan, nandito naman ako eh. Aww. Maaring dusa, suliranin o paghihirap naman ang salitang hilahil. Partner with us by sending your donations to Light TV Ministries Foundation Incorporated. Bank details, Bank of the Philippine Islands. Account name, Light TV Ministries Foundation Incorporated. Account number, 004031-006401. SWIFT code, BOPI-PHMM, Manila, Philippines. China Banking Corporation. Account name, Light TV Ministries Foundation Incorporated.
Account number 1025-00-001426. SWIFT code CHBKPHMM, Manila, Philippines. Maaari ding ipaabot ang inyong mga donasyon online. Just go to www.lifetv.ph/give. Select payment gateway that is applicable to you. Fill up the forms. And click Submit. Thank you for partnering with Live TV, God's channel of blessings. Come to the light, God's channel of blessings. Sako ng bigas, chinelas, school supplies at pangsahog sa mga ipapamahaging pagkain sa mga taga-bundok. Ito ang bitbit ng mga volunteers ng Tribo ni Bro tuwing aakyat sila ng bundok or tatawid sa ilog para maabot ang mga dumagat nating kababayan. Kaya naman may ilang young professionals at pamilya na na-curious sa ginagawa nilang outreach ay sumama sa kanilang mission. Hindi ito yung bagay na pinili ko, pero ito yung bagay na nais ng Diyos na gawin ko. Ako si Francisco Soke, nickname ko Bimboy. Maakit kami ng bundok. Iba-ibang mga sitio, iba-ibang lugar, iba-ibang katutubo ang pinupunta namin. Hindi piro ang pinagdaraanan ng Tribo ni Bro, makapaghatid lamang ng tulong sa mga kababayan nating naninirahan sa liblib na kabundukan. Kinakailangan pa nilang akyatin ng matatarik na kabundukan at tawirin ng malalalim na ilog na hindi alintana ang panganib maging ang pagod. Kala nila ang buhay ng missionary, napakadali. Pero nung ako napunta rito, sabi ko napakahirap. Medyo ilalagay mo sa risk yung buhay mo, pero sabi nga ng Panginoon, kiniklaim na lang namin dati, may pangako ng Lord na hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Bukod sa lakas at oras na ibinabahagi ng bawat volunteer ng Tribo ni Bro, galing sa sariling bulsa ng mga volunteer ang kanilang ginagamit sa kanilang misyon para lamang makapagbigay ng saya at makapagbahagi ng salita ng Diyos sa ating mga katutubo. Mula naman sa iba't ibang profesyon ang volunteer ng Tribo ni Bro, pero iisa ang tibok ng kanilang puso at tinawag sila sa iisang misyon. Isa dito ang mag-anak na si Nanay Ana na isang guro, Tatay Chris na isang engineer at ang kanilang anak na si Arden. Parang family recreation na rin kasi we do camping talaga regularly. So yun nga sabi namin, bakit hindi na lang natin gawin yung recreation natin at the same time makakatulong tayo. So from that time, August 21, ito na yung ginagawa namin as family recreation. Nakikita namin yung kawalan ng mga kapatid natin dito sa mga dumagat. Talagang maantig ka sa kung makikita mo yung kanilang every time na pumupunta kami kahit malayo. Every time na makita namin silang nakangiti, yun na lang ang ano namin, parang konsolasyon. Iba ang sayang nararamdaman ni Grace Chua sa tuwing makakakita siya ng mga ngiti mula sa mga batang kanilang natutulungan. Nakaka-fulfill din kasi na parang makita mo yung ibang taong masaya. Like, we're here not because we live the life na para sa atin, but you know, we're here to share the happiness. Also, hindi lang naman tayo namubuhay para sa sarili natin. Yun yung ano, para rin sa ibang tao. I'm gonna do what's right, be pleasing in God's sight. Leave behind the darkness and live in the light. That's what I wanna do, that's what I'm gonna choose. Your choice is up to you. Hindi mababayaran ng salapi ang ginawa ng Tribo ni Bro, pero sapat na para sa kanila ang makita ang ngiti at kakaibang saya ng mga taong tinutulungan nila. Maraming mga pagsubok, maraming mga problema, pero ang nakakatawa doon, nakakapagod man yung ginagawa ng isang missionary,
Pero pag may nakita kang mga bata o mga tao na nakikita mong umingiti sa mga bagay na ginagawa mo, yun yung lalong nagtutulak sa'yo na ituloy mo yung pagbibigay serbisyo sa kanila. Nakaka-proud ang tribo ni Bro. At actually, they are actually my brothers in Christ. And isa sa kanila, walang iba kundi si Kuya Bimboy. Kuya Bimboy, magandang araw po sa inyo and together with your team. I'm very proud of them because every time na mag-usap kami, magkakape kami, lagi naming napag-uusapan ang mga indigenous people sa bundok. And every time we think about those people, nag-organize po tayo together with Tribo na Bro para po abutin natin ang mga kababayan natin sa bundok. And I'm so proud of you and thank you for all of your effort and generosity. And my prayer sa lahat po nanonood ngayon na continue to reach out to every fellow Filipino that really needs our help. And at this time, we would like to invite you to join us in prayer. Prayer po sa lahat ng nangangailangang Pilipino. Alam niyo po, ang poverty level sa Pilipinas ay napakataas pa rin at napakaraming taong kailangan ng tulong. For this time, wherever you are, whether you are in your home, whether you are riding your vehicle at merong TV, or even watching through your cell phone, through social media, it is our prayer that you will agree with us in prayer today for everyone who is in need. Just bow your heads, close your eyes, and pray with us. Heavenly Father, we are so thankful for this opportunity. You said in your word that you came to preach good news to the poor. Lord, although that refers to those who are poor in spirit, but at the same time, to those who are in need right now. Yes, we are praying for everyone, lahat po, Panginoon, na nangangailangan. Ngayon pong mga anak mo at lahat ng mga tao nakakasubaybay sa television program na ito. It is our prayer that you would reach out to them and help them, everyone who is in need, most especially spiritual needs, but including as well, physical, emotional, everyone who needs your touch and your healing, we pray for them. And we also pray for all of these wonderful people that they have this generosity in their heart to, Lord, reach out to people who are in need. Bless every one of them, even those that were featured in this program. And it's our prayer that you would bless every the volunteer, every doctor, every nurse, every teacher that goes to the mountain, and even Lord, in various places that needs help. Lord, we just pray that your strength will be upon them and even provision. Bless them and even continue to bless our nation, Philippines. Lord, our nation, Philippines, need your help badly. And we ask of this, O God, that you would help our nation in such a time as this. Lord, especially those as well that are in the mountains and in various places that needs your help, O God. Salamat po. And we just entrust everything to you. And we just pray that you would continue to minister upon all people. This is our prayer in Jesus' name. Amen. If you are watching this and you have been ministered to by the stories that we have heard from people na ginagamit ni Lord to minister to our kababayan sa mga kabundukan, we also invite you in this prayer. In this prayer of knowing our Lord and Savior Jesus Christ more. Let's pray. Dear God, we come to you, Lord, and we pray for the people who are watching this right now. You know them. Kilala mo sila one by one, O God. And we just pray that each of them would really open their hearts to know more of you. Dear Lord, may your will be done, Panginoon, sa life nila as they are watching and hearing this right now. Holy Spirit, move. Move in their hearts, change their lives, meet their needs, O God, so that they may know that in Christ, real life is possible. We pray this in Jesus' name. Amen. If you have been blessed with this episode or you accepted Jesus as your Lord and Savior, balitaan niyo naman kami. Send us a message sa aming Facebook page, Bless Pilipinas TV. Also, you can partner with Light TV Ministries Foundation Incorporated and help us to produce more shows like this, Road Trip TV, Worship Word and Wonders, Prayer Line, Jesus the Healer, and more shows. You know what? In 2 Corinthians chapter 9, verse 6, this is the word of the Lord. Remember that the person who sows few seeds will also have a small harvest. The one who sows many seeds will have a large harvest. You should give then as you have decided, not with regret or a sense of duty, for God loves a cheerful giver. You know what, Pastor Stanley? I really love this episode. Marami na tayong nababalitaan ng mga nagme-medical mission, feeding program, and that is all good.
Pero we have lots of unsung heroes pala sa kabundukan. At talaga namang nakakabilib sila, di ba, Pastor? Yes, that is true, Swanee. Luke 10 verse 2 says, "The harvest is plentiful, but the workers are few." Marami pang tribe and sa kabundukan sa Pilipinas. And we need more volunteers and missionaries to bring the good news to them. Mm-hmm. And if you want to be part of this in any way, don't hesitate to send us a message sa ating Facebook page na Bless Pilipinas TV. Thank you to our generous sponsors, Light Coffee, Iced Tea and Chocolate. See the light for our shirts. And you can also have this shirt by partnering and donating with Light TV. We hope that you have been blessed by this show. And we look forward in bringing you more stories of hope, volunteerism, and generosity. Together, let's bless Pilipinas and be God's channel of blessings.